Hello brothers and sisters in treasure hunting, how are you today? Shout out sa aking mga taga-subaybay at mga viewers at sa iyo na bago pa lamang sa aking channel, welcome! At ang ating i-decode ngayon ay itong requested video on how to decode this peculiar arrow sign. Okay, so nandito yung sign na pinadala sa atin through our email at kakaibang klaseng arrow kasi meron siyang parang box dito sa ibabaw ito. At ito, alam natin ang sign na ito. Kaya ito lang ay misleading arrow. Para siyang yung fake arrow yan pag mga ganyan na arrow. Hindi talaga doon sa direction. Kaya ating i-decode yan, pero bago yan ay atin muna tingnan yung ibang sign na nakita doon sa lugar. Okay, so ito yun. Ito muna ang bigyan natin ng kahulugan. At ako'y humingi ng pahintulot or pasensya sa iba dyan kung hindi tama yung aking decoding, kasi alam nyo naman na yung decoding ko ay hindi 100%. Yan ay 0.1% lamang siguro. Kasi hindi naman talaga tayong nagbaon yan. Kaya ang atin ay parang haka-haka lang. Pero mayroong kunting katotohanan. Okay? Kunti lang. So, umpisa tayo dito guys. Ang kwento ng ating kaibigan na nagpadala nito ay sabi nila may malaking kahoy daw na old tree doon sa site na natagpuan ito. Itong mga sign na ito. So, tama nga. Itong sign na ito ay old tree. So, ito yun. Ito yung old tree. At ito ay nagsasabi ito na there is a blessing or a wealth. Pero sa pag-research ko ay blessing. There is a blessing in the tree. Blessing in the tree. Ang meaning. So meaning to say, nandyan sa kahoy. Pero mayroong kasing arrow, yun ang pampagulo. Blessing in the tree. Meaning to say, nandyan lang sa may kahoy yan. Ito yung sign na under. Dig down under. Dig down 4 feet. Make that 4 meters. Ito yung 4 down. Ito yung down. Dig down 4 feet. Make that 4 meters or 5 meters. Kasi sa ibang code sign book, ang isang guhit na ganyan ay nasa 5 to 10 meters ito. Ang isang guhit na parang ganyan. Pero doon sa natingnan ko rin na treasure book code, ito ay 4 meters. 4 meters dig down ang meaning nito. Dig down 4 meters. Ngayon hindi natin alam kung saan na direksyon. Diyan ba talaga sa kahoy yan? Kasi nakasulat blessings in the tree. Ito. Blessing in the tree. Dig down deep 4 meters. Kaya ang susi siguro nito guys, kung tingnan natin yung isang picture na nandoon yung arrow, kasi yung arrow na yun nagtuturo siya ng isang treasure vault ng gold or isang malaking box. Okay, so atin na muna siguro tingnan yun para masolve na natin ito. Pero paalala lang, yung pag-solve ko nito ay 1% lang yan. At dagdagan nyo na lang guys, kung meron kayong alam nito na ganito o nakatagpo na kayo ng ganitong sign tapos nakuha nyo, i-share nyo na lang sa ating kaibigan na nag-request sa pag-decode nito para naman swertihin siya. At kung swertihin siya, baka naman mag-share din siya sa atin, di ba? Magpadala ng package o kung ano man. Okay na, kahit ano, basta't meron. Okay, so tingnan natin yung
arrow sign na nagbigay ng direksyon. Kasi dito, nakasulat, alam na natin na in the tree, there is a blessing. Pero saan ba sa tree dito ba? Sa likod, sa east, sa west, sa north, sa south? At ito guys, itong sign na ito pala ay tiningnan ko yung south na character. Yung south naman ay halos ganito lang yung south. Teka. Pero baka nagkamali lang sa pag-carve yung hapon. Ang south ay dito lang yung south, nagaganyan. Tapos parang may dalawang guwit siya dyan. South. Pero ito kakaiba. Para siyang booby trap na landmine, nakaganyan. Pero sa isang treasure book, doon sa father ko, yan ay dig down. Dig down, meaning below, maghukay. Okay, so hindi na tayo magtatagal. Punta na tayo sa arrow sign, which is, this is the key to where is the direction. Kung saan yung sweet spot na puntahan natin. Okay guys, so isa-isahin na natin to. Ito ay itong sign na ito guys, ito yung nagbigay ng distance. Ang isang guhit na yan, that is 5 to 10 meters. Kasi hindi ma-exacto mo na 5. Kasi kung Korean, mababa lang ang distance ng Korean, yan ay 5 meters. Pero kung Japanese ang nagbaon, that is 10 meters ang isang guhit na mahaba. Na ganyan. Tapos ito, itong letter S na ganyan. That is treasure below. So, okay na guys, ha? Treasure below na yan. So, meaning to say, nandiyan na. Treasure na yan. So, ito na sign ay treasure below. Sa baba na lang. Nandiyan na. Hindi ka nalalayo, guys. Sa arrow na ito, hindi ka nalalayo. 5 meters to 10. So, first dig test. Ang unang hukay natin ay papunta tayo doon ng 5 meters muna. Test dig. Yung test dig, magkano ba? O, magkano? Ilang meters deep down ba? Pag testing lang na hukay, test dig. 2 meters lang guys. Pag mag-testing tayo kung meron o wala, 2 meters lang. Kasi sa 2 meters may makita na tayo diyan ng mga signs. Sabi ko yung black soil, mga durog na butilya, durog na porcelana, at mga woods or bamboos, mga dahon. Nandyan yan lahat sa 2 meters. Meron tayong makikita na mga palatandaan. Kaya kung walang makita na ganun sa sinasabi ko, yung mga dahon, bamboo, kahoy, durog na butilya, plato, kung wala yun, wala. Proceed tayo sa 10 meters. At doon naman tayo mag-test dig ng 2 meters ulit. At pag meron na tayong makita doon sa 2 meters, halimbawa mga plastic na lalagyan ng baon ng sundalo or yung kanilang inuman na mga butilya or yung sinabi ko kanina, kahoy, bamboos, mga dried leaves at black soil. Kung meron yan sa 10 meters below, dumiritso ka na after 2 meters, hukay ulit ng 2 meters, so 4 meters. Sa 4 meters, meron ka nang makita na medyo lalaki ang mata mo. Okay, so balik tayo dito guys. Ano ba ang meaning nito? Ang meaning niyan ay treasure vault. Tiningnan ko yan sa aking libro at sa libro ng father ko ay yan ay treasure down ang meaning nito. Pero ina-analyze ko na ito ay treasure vault kasi nasa box. Nakaganyan siya tapos may box. Box of gold, meaning to say niyan, boxes of gold, box of gold, ganyan, box of gold,
in a treasure vault. Ito ang meaning nito, guys. Ba't naging green itong ink ko? Ang meaning nito ay box of gold within a treasure vault. Kasi nagaganyan siya. Meaning to say, isang box ng gold ay nakalagay yan sa treasure vault. Ang treasure vault ay concrete yan. Ang ginagawa ng mga Hapon pag treasure vault, yan ay concrete. Kaya lang ito ay nakalagay isang box. Meaning to say, malaking box yan kasi nag-iisa lang. At nakalagay yan sa treasure vault. Ngayon, bakit natin alam, guys, na down below, napapunta sa below siya? Kasi mayroong indicator yan na below talaga. Kasi ito, alam niyo ba kung saan yan nakapoint? Dito sa baba yan. At ito, saan ba yan, guys, nakapoint? Dito rin yan sa baba. Tatlo yan na indicator na down below ang treasure. At itong letter S din, kung tingnan natin, ay nakuturo din siya dito. So kaya sinasabi ko na two-way, ang pag-decode ko nito ay two-way kasi mayroong indicator na down below ang treasure. Kasi alam nyo yung arrow na ganito, guys. Pag nakakita kayo ng arrow na ganito, tapos yung dot ay nasa ibabaw. Ano bang meaning niyan? Yan ay misleading arrow. Pupunta tayo doon. Sabihin natin 50 meters kasi ang isang arrow na mahaba, that is 1 to 50 meters ang distance. Kung wala sa 1 meter, nasa 50. Pero pag ganitong arrow na may tuldok sa gitna, meaning to say, sa gitna mismo ng arrow dyan, sa baba dyan, maghukay, down below the arrow. Itong arrow na ito ay pampagulo lang yan. Para pupunta tayo sa unahan, yun pala ay nandito lang sa baba mismo ng arrow, ang treasure. At ang lalim niyan, yan ay 2 to 3 meters lamang kasi yan ay giveaways. Okay, so dito naman tayo, balik tayo, guys. Yung unang decoding natin ay napunta tayo sa mag-blue tayo. 5 to 10 meters. Dito tayo pumunta. Ito yung unang solusyon natin. Kung wala sa 5, hukay tayo ng 2 meters. Kung walang makitang palatandaan, punta tayo sa 10. At kung wala tayong makita pa rin, sa 2 meters na test dig or dig test, dito tayo sa pangalawang solusyon. Ito yung pagtingin dito na sign. Kasi ito ay treasure below or treasure vault directly below sa kanya dito, papunta dito. Kaya apat na na indicator, apat na nagbigay ng direction na down below talaga ang treasure dito sa baba. Kasi ito, itong dash, dito rin siya nagpoint. Nakita nyo, guys? Itong S, ang dulo ng S, dito rin siya pumupunta. Ayan. So kung kayo ang aking pagpapiliin, alin sa dalawang solusyon, guys, ang nasa isip nyo? Kung ako ang pagpipiliin, dito ako sa pangalawang solusyon ko. Kasi alam natin yung Hapon, mahilig yun sa mga reverse arrow. Ililiko-liko ka talaga nila kung saan ka dadalhin. Pero pala, nandito lang sa baba nito mismo. So, dig this, 2 meters pa rin. At kung walang makita sa 3 meters, baka sayang, gawin nating 3 meters ang test dig o yung testing na paghukay. At pag may makita na tayo na mga bagay na galing sa ibabaw na natakipan doon sa ilalim, sa baba, yan ay palatandaan na may binaon. Okay? So sana ay mayroong nanonood nito na mayroong alam. Mag-share na lang tayo para share-share na lang tayo. At alam nyo naman, pag maraming ulo, more heads,
3 heads, 100 heads is always better than 1 head. Okay guys, kuha ba? Kasi naman, sabi ko naman sa aking disclaimer na there are 101 ways to solve or to decode the Japanese treasure sign. Kasi napaka, ano talaga niyan, enigmatic. Para siyang Da Vinci Code. Pero mas mahirap pa yan sa Da Vinci. Ang Da Vinci, madali lang yung hanapin. Basta't may mapa. Pero ang Japanese kahit may mapa, baliktad pa yung mapa. Alam niyo ba yung mga mapa, kaya hindi natin matagpuan? Mirror image lang yan na mapa. Ang totoo niyan, yan ay baligtad rin yan. Pagtingin, basain yan ng oil, tapos baligtad rin. Yun ang pagtingin ng mapa nila. Kaya, magulo talaga guys, okay? Pero, ito na yung the best solution ko guys. The way to solve or to decode this treasure sign. At sana ay hindi niyo pa nahukay ito para meron pa kayong gana. Okay, at good luck na lang sa inyo guys kung sino man ang nagpadala nito. Kung napanood niyo ang video na ito, subukan niyo lang, walang mawala sa inyo sa paghukay ng 2 meters deep. Diba? Okay, so good luck na lang sa inyo at maraming salamat sa inyong panonood. At huwag kalimutan mag-pray sa God, sa Lord. Kasi hindi yan ibibigay sa atin pag masama ang ating hangarin. Dapat malinis talaga. At hindi natin makalimutan ang magandang gawi. Pagtulong sa kapwa, kung makakuha tayo, ay tutulong tayo kahit sikreto lang, huwag magpaalam. Okay, so ako'y magpaalam na. Surigao San, maraming salamat sa inyong panonood. God bless and ingat kayong lahat. Ciao for now.